Hello mga beshi. Welcome back to my vlog. Naku, lak. So mga beshi, for today's video, itutuloy lang natin kung ano ang nangyari sa kwento ni Shane. Ang pinamagatang hanggang sa dulo ng walang hanggan. At kung bago ka pala dito sa channel na to, please subscribe, like, share, and please click the bell button for notification. Okay mga beshi, hindi na natin ito patatagalin. Sapagkat talagang tayo ay sabik-sabik ng malaman kung ano ba ang nangyari dito sa kwento ni Shane. Okay, so please keep on watching. Tandaan mo, nung kabataan pa namin ng itay mo, marami din kaming pinagdaanan. Sisiw pa yan anak, pero dahil mahal na mahal ko ang itay mo, hindi ko siya iniwan, ipinaglaban ko yun. Malay mo, may iba pang dahilan si Julius. At bigla namang dumating si Julius. O siya, maiwan muna namin kayo, sabi ng nanay ko. Hindi ako makatingin kay Julius kasi nung makita ko pa lang siya, parang gusto ko na siyang saktan. Galit na galit pa rin talaga ako. Lumapit si Julius, iniaabot ang bouquet. Ayokong tanggapin hanggang sa lumuhod na siya sa harapan ko. Babe, sabi niya. Huwag mo akong tawaging babe. Please naman, huwag mo naman akong pahirapan ng halos dalawang linggo nang nakalipas. Hindi na ako makatulog ng maayos sa gabi. Ni hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko. Patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang nangyari. Sabi ni Julius. O sige, huwag kang tatayo dyan hanggat hindi mo ako napapaniwala sa mga paliwanag mo. Okay, umpisahan natin Julius. Nung bago pa lang tayo, masaya tayo. Wala tayong hindi pinagkasundan. Sa pakiramdam ko nga tayo na ang destiny. Tayo ang soulmate. Halos perfect couple na tayo. Pero ano ang mga feelings? Ito pa ba ang igaganti mo? Ngayon, umpisahan mong sagutin ang tanong ko. Bakit may text ka sa akin na just wait? At I'm here. Feeling ko, nanlilisik ang mga mata ko sa kanya habang nagsasalita ako. Inumpisahan ni Julius ang pagpapaliwanag habang nakalupo. Shane, yung text na yon ay hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari. Ang tanda ko lang, bago natapos ang seminar namin, nag-CR ako at iniwan ko sa table ang cellphone ko at ilang mga gamit ko. Kasi tiwala naman ako na safe ang place namin. Kaya sa totoo lang, wala akong idea na may text ako sa'yo. Nalaman ko na lang nung nakausap ko si Trudis na BFF mo, na sinabi mo sa kanya. Maliwanag sa akin na sinet up lang ako ni Margaret. Kagagawan niyang lahat ng ito dahil sabi niya matagal na daw niya akong gusto. Wala akong alam na may mga ganun. Kung sinasabi mong palabas lang ni Margaret ito, anong ginawa niyo sa kwarto nung tumawag ako sa'yo? At siya mismo ang nakasagot. Hagulhol na tanong ko. Hindi agad siya nakasagot. Nanginginig na ang buong katawan niya sa pagkakaluhod at pag-iyak na rin niya. Matagal nakatahimikan, napakiramdam ko hihimatayin ako sa isasagot niya. Kinuha ni Julius ang kamay ko at inilapit sa labi niya. Mahigpit ang pagkakahawak niya habang ako naman ay parang mawawala na talaga ng malay. Sumigaw ako para mawala ang pandalambot ko. Ano Julius?
bakit hindi ka makasagot? May nangyari ba sa inyo o wala? Hagulhol na sumagot si Julius. Ayokong dagdagan ang mga kasalanan ko sa iyo kung magsisimumaling ako. Babe, patawarin mo ako. Patawarin mo ako at hindi ko sinasadya. Lasing siguro ako at di ko alam kung ano ang ginagawa ko. Alam ko, sinamantala ni Margaret ang kalasingin ko. Please, babe, I'm sorry. Nanginginig na din ang buong katawan ko habang nagsasalita si Julius na natuluyan na ngang mawalan ako ng malay. Nagising ako na sa emergency room ako. Pagmulat ng aking mga mata ay si Julius ang una kong nakita. Umiwas agad ang mga tingin ko. Na muling lumuha. Nilapitan ako ng nanay niya. Oo, nako Racha. Nanay at tatay ang tawag ni Julie sa mga magulang niya. Ganong kahambol ang pamilya nila. Kung kaya, lalo ako napamahal sa kanya at pamilya niya. Shane, kumusta ang pakiramdam mo? Okay ka na ba? At ikinagulat ko yun. Di ko akalaing nandun ang nanay niya. Opo, okay na po. Sagot ko. Nalaman ko ang nangyari sa inyo ni Julius. Nababahala lang din ako kasi hindi kumakain at hindi na rin yata natutulog ang anak ko. Kaya sumama na ako sa kanya na magpunta sa inyong bahay niyo. Ho? Kasama po pala kayo ni Julius? Oo. At huwag kang mag-alala. Nauunawaan kita. Babae din ako. Timing na nga din yung pagsama ko sa kanya at nakilala ko na din ang magiging balain namin. Nakangiting tugo ng nanay ni Julius. Hinawakan din niya ang kamay ko at sinabi, "Anak, mag-usap kayo ng maayos ni Julius. Ako naman ang bahala kay Margaret." "Ano pong ibig niyong sabihin?" Tanong ko. Umamin sa akin na kasalanan ng lahat. Wala sa code of conduct, yun ng company kaya pwede siya matanggal sa work niya. Para hindi na din niya kayo guluhin. O, paano? Mauuna na akong umalis kay Julius. Hinintay lang kitang magising. Nakangiting sabi niya. Nagpaalam na din siya sa nanay ko. Inihatid siya ni nanay at naiwan kaming dalawa ni Julius. Panay pa rin ang hingi ng tawad. Pero ang tigas ng loob ko. Galit pa rin ako. Kasi naiisip ko pa lang na pinagtataksilan niya ako. Isang buwan na din ang nakalipas, hindi ko pa din kinikibo si Julius. In fairness naman sa kanya, hindi siya tumitigil ng paghingi ng tawad sa akin. Tulad ng dati, palaging may bouquet sa table ko, kape, even may lunch dinadalhan niya ako. Sunod ulit siya na sunod na parang nung una ng ginagawa niya na sumusunod lang pero hindi umiimik. Ewan ko ba kung bakit ganun na lamang ang naging galit ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, may natanggap akong tawag mula sa tatay ni Jim. "Yes, sir. Good morning po. Shane, wika ni sir. Are you available today?" Nagtataka ako sumagot na, "Yes, sir. Para po saan?" Tanong ko. "Please, see Julius in the hospital. He was an accident earlier." "Po? Kamusta po siya?" Gulat na gulat ako nagtanong. "Well, please go there and he needs you. Okay?" "Yes, sir. Yes, sir. Right away po." Halos lumipad ako papunta sa hospital. Hanap ko agad siya sa information. Nandun pa pala siya sa emergency room. Tatakbo ako sa sobrang pag-aalala ko sa kanya. Nakita ko siya kasama ng nanay niya. "Ma'am, kumusta na po si Julius? Paano po kaya siya na-aksidente?" Tarantang tanong ko sa nanay niya. "Calm down, Shane.
Hintayin natin siyang magising, okay? Iwanan muna kita dito, pupunta muna ako sa doktor niya. Pinagmamasdan ko si Julius na may benda sa ulo at braso niya. Biglang nagmulat mga mata niya. Hinawakan ko agad ang kamay niya. Babe, are you okay? Ngumiti siya at sinabi niyang okay na ako kasi nakita na kita. Alam mo naman, ikaw lang ang aking gamo. Wika niya. Yan ka na naman ha. Nasaktan ka na nga, puro ka pa pambubula. Hanggang sa may iniabot siya sa akin isang singsing na hindi ko naman agad napansin. Ha? Ano yan? Bakit? Tanong ko. At sabay sabi niya, will you marry me? Gulat na gulat ako at hindi ko namalayan na nakaupo na pala si Julius na parang walang masakit sa kanya. At nasa likuran ko na pala ang nanay at tatay niya at ang mga kapatid ko at ang nanay ko. At si BFF na ang mga nurse ay nandoon din sa emergency. Sabay abot ng bulaklak niya sa akin. Sabay-sabay silang nag-say yes, say yes. Siyempre, yes na yes ako. At nagpalakpakan ang lahat. At niyakap ako ng mahigpit ni Julius. Oh, teka, baka masagi ko ang ulo mo. Ano bang nangyari sa'yo at nagkaganyan ka? At nagtawanan na ang lahat. Sabay silang nagsabi, it's a friend! Nanlaki ang mga mata ko. Grabe, ang sama ng birong ito. Huwag naman ganyan. Well, to make it short, after 8 months, nagpakasal na din kami kaagad. Sobrang ganda ng wedding at pinagkagastusan talaga ng gusto. Masayang-masaya ako na wala na yung galit ko mula nung nagpropose siya sa akin. At hindi ko naisip ang masamang pangyayari yun sa amin. After ng wedding namin, isinama kami ng tatay ni Julius at nanay ni Julius na parang pupunta kami sa lumang bahay namin. Ipapakita daw sa amin ang regalo nila sa aming mag-asawa. Laking gulat ko na lang nang tumingin kami sa bahay ni Mrs. Cruz na dati kong pinagtatrabahuhan. Sila pala nakabili ng bahay na yon nung after kong umalis. Sobrang ganda na lalo ngayon kasi pinarenovate nila. I'm Shane, wika ng nanay ni Julius. Noon, paman, bata ka pa lang, kilala ka na namin mag-asawa. Kasi best friend namin ang may-ari ng bahay na to. Lagi ka nang nakakwento sa amin. Kaya nung nagustuhan ka naman itong uniko iho namin, hindi na kami nagdalawang isip na suportahan siya. At alam namin na hindi mo siya sasaktan. At alam naman namin hindi mo siya pababayaan. Congratulations sa inyong dalawa. At mamuhay kayo ng mapayapa at masaya. Pag may problema, pag-usapan na maayos, okay? So, kailan niyo gustong lumipat? At ang bahay na ito ay kayo na lang ang hinihintay. Wika naman ang tatay ni Julius. At bigla-bigla na lang akong binuhat nitong si Julius at nagpaikot-ikot sa tuwa. Babe, babaw mo nga ako, nakakahiya sa mga parents mo. Nagtawanan lang naman yung mag-asawa. Bigyan niyo agad kami ng mga apuhan, wika ng tatay ni Julius. Sobrang napakasaya at blessed namin. After 3 years, biniyayaan kami ng isang anak na lalaki. At alam kong sa paglipas ng panahon, marami pa rin kaming pagsubok na susuungin. At kami ay nakahanda sa lahat ng mangyayari. Hanggang dito na lamang at more power. Ayan, so ang aral dito is si Shane is naging napaka mabuting bata. So bata pa lang, naging matulungin na siya sa kanyang magulang. Hindi siya agad-agad na-in love para masira yung kanyang pangarap. So kaya sa mga kabataan, pwede naman nating gayahin ang yapak ni Shane na hindi siya nagmagaling. So nagkaroon siya ng magandang halong buhay, nag-aral siya ng mabuti para, alam mo yun, kasi iba yung pag nagtrabaho ka at mayroon kang marami kang alam, marami kang ma-share sa kumpanyang papasokan. So kaya kailangan talaga sa mga
anuman ang mangyaring pagsubok sa inyong asawa o sa inyong mag-boyfriend o kung kayo anong inyong relasyon, sa maayos na pag-uusap, maidadaan ang lahat. So hanggang sa muli mga beshi, at abangan po natin